nakaraang linggo, ibinalita namin ang sabwatan ng ilang guro at estudyanteng gumagamit ng kodigo para makapandaya sa National Achievement Test. Sa pagpapatuloy ng pagsisiyasat ng GMA News, lumabas na bukod dito, may iba pa palang modus ng pandaraya na mismong teacher pa raw ang may pakana. GMA News investigates paano nakakalusot ang ganitong mga pandaraya sa kabila ng mga alituntunin ng Department of Education. Narito ang report ni Bam Alegre. Lahat na ng subject, nilagay sa blackboard, dinikit doon yung mga sagot. Anong nakopya na lahat, sinunog na rin yung kodigo na yun, pati ata abo tinago. Bukod sa pamimigay ng mga kodigo, ilan pang modus operandi ang nadiskubre ng Special Assignments Team para makapandaya sa National Achievement Test o NAT. Si Aya, di niya tunay na pangalan, grade 6 na, pero tila pang kinder daw ang kanilang takdang arali noong isang linggo. A, B, D, C, A, B, B, C, D. Pinakabisado raw ng kanilang teacher ang mga sagot sa pagsusulit kahapon. Pinasave pa raw ito sa cellphone nila para hindi malimutan. Yung daw yung mga answer, pero yung iba kasi wala naman silang cellphone, parang nakukopya sila sa classmate. Ayon naman mismo sa gurong si Ali, hindi niya tunay na pangalan. Pagkatapos ng exam, sa halip na idiretso na ang answer sheet sa division office, yan ay dadalhin sa isang kwarto na kung saan ano doon ang mga teachers. Itong mga teachers na ito may mga dalang lapis and they are ready to erase the answers of the children. Sa litratong ito na ibinigay sa amin ng party list group na Alliance of Concerned Teachers, nakunan daw ng isa nilang miyembro ang ginawang panduduktor ng isang guro sa answer sheet sa pinakahuling NAT. Sabi ng DepEd, mahigpit na ipinagbabawal sa testing center ang mga cellphone. At kung nangyari man ito, posibleng may sabuatan daw sa mga nagbabantay na guro. Lahat ng gamit po nila ay dapat ilagay sa harapan. Wala po silang gamit sa katawan nila, lalong-lalo na po ang cellphone na nandiyan po di umano, kung totoo man po yan, yung mga sagot. Sa alituntunin ng DepEd, bawal magtagal sa testing site ang mga answer sheet. Confidential din ang mga test booklet at binubuksan lang isang oras bago ang exam. Pero ang student teacher na si Om, di niya tunay na pangalan, saksi sa di otorisadong pagbubukas ng mga test booklet. Isang linggo bago ang NAT. One week before yung National Achievement Test, sabi sa ganitong school na kailangan niya na may kumuha ng isang brown envelope na nakasim. Dapat din taga-private school ang room examiner sa mga public school, pero... Doon daw tumakal sa ibang public school. Hindi. Sa school mo din mismo. Ayon sa DepEd, mahigpit ang parusa para sa pandaraya at may nakasuhan na sila noong 2012 dahil dito. Kung lahat po ng mga pahayag na yan ay totoo, ang atin pong gagawin ay mag-iimbestiga tayo. Bam Alegre, GMA News.